mga ka-TV, welcome po sa ating YouTube channel. So nakikita nyo dyan sa tabi ko yung motor ko na Motorstar S-Ride 140. Medyo madumi na yung motor kasi matagal nang hindi nakatakbo. Magtutumans na kasi stranded kami dito sa Cebu, so hindi kami nakauwi, so magdadalawang buwan na kami rito. Huhugasan ko to ngayon kasi grabe, malikabok na. So tara, 2 years later. Yan mga ka-TV, tapos na. Tapos ko na nalinis yung motor. Tapos na. Yan. Tignan nyo. Yan. Nalinis na. Sarap na naman tumakbo. Sarap. Sarap lumayas. Kaso hindi tayo makalayas kasi may COVID. Yan. Yan si Motorstar S-Ride 150 scooter motor. Yan, watch out mga ka-TV. Welcome back po. Ayan, kanina pinakita po natin sa video natin kanina, naghuhugas po tayo ng motor natin. Kasi na-stuck na po siya ng matagal, hindi na po nagagamit dahil sa lockdown. Hindi po tayo nakaka alis ng bahay. So yun, matapos na. Andito ako ngayon sa ano, gitna ng gubat. Kung sa makikita niyo mga ka-TV, yan, puro puno makikita niyo. Yan. Sa likod malalaking puno. Ayan, may dumaan. Ayan, daming puno. O, pinili ko kasi to kasi dito tahimik. Walang masyadong mag-iingay. Mag-iingay dito, mga ibon lang. Narinig niyo yan? Ayan, ganda pakinggan, no? Para kang nasa virgin forest. Grabe. And ito po yung resulta dahil sa kami po ay na stranded dito sa Naga, Cebu City. Okay, nung nakarating kami dito nung March 14. So ano na tayo ngayon? May. March, April, May. So dalawang buwan na. Dalawang buwan na nga. Wow. Okay, na-stranded kami dito ng dalawang buwan. So ang nangyari sa amin dito, nung nagdeklara ng lockdown si President Digong, ayun, dahil hindi kami taga rito, nag-undergo kami ng 14 days quarantine. So natapos namin yon. So kaya andito kami sa bahay ng kasamahan namin dito sa ano, sa Barangay Uling, sakop ng Naga. So yun nga, medyo mahirap ang buhay kasi hindi kami taga rito, wala kaming natatanggap na anumang tulong, assistance. So buti yung kasama ko kasi may asawa, andyan yung anak niya. So sila yung napasama dun sa amelioration program. So kami, ng kasama kong isa, hindi kami nabigyan kasi wala kaming asawa. Sabi ko nga sa kasama ko, mag-asawa kaya tayo. Tangi. O yun, biro lang. So ayun, at
Nakausap namin yung barangay captain, so talagang hindi kami kasama sa amelioration. So ang ginawa, buti na lang si barangay captain dito sa barangay Uling, may magandang loob din siya na pinigyan kami ng 4 na kilong bigas. So 2 beses na sila nakapagbigay, so at least nakasurvive kami dito. So ayan, tipid-tipid talaga, tiis-tiis lang muna. So dito sa Naga, mai-extend na naman hanggang 31 ba yun? Hanggang 30 hanggang katapusan, kasi nga dumadami pa yung cases ng COVID na dito sa Naga. So ang mangyayari, hindi pa kami makakauwi, so medyo matagalan pa kami. Hirap din dito sa lugar na to kasi sobrang init. Pag andun ka sa loob ng bahay, grabe, minsan nga sumasakit ang ulo ko minsan sa sobrang init. Tapos hirap pa sa tubig dito. So halos naman siguro lahat, kanya-kanyang experience dahil sa krisis na pinagdaanan natin ngayon. So yung iba nainip na dahil walang ibang ginawa kundi kain tulog na lang, kasi nga bawal ka din namang lumabas. So mas maganda pag nasa probinsya, kasi pag wala kang gagawin, edi pwede kang magtanim ng mga gulay o anong pwede mong itanim dyan. At least may nagagawa ka din kaysa nandito ka sa malapit sa syudad. Ayan, tapos hindi mo pa talaga lugar to, mahihirapan talaga. So kagaya ng na-experience namin dito. Okay, thankful din kami sa may-ari ng bahay. Okay, shoutout nga pala dun sa may-ari ng bahay, yung mag-asawang Velasquez. So sobrang thankful po kami dahil pinatuloy nyo kami sa bahay nyo. At sobrang thank you dahil napakabait nyo pong tao. Okay, so bawi na lang kami sa mga susunod na araw. Okay, so sana po makauwi na kami. Kasi actually taga Mindanao kami. So dahil sa negosyo namin na ginagawa, nakakarating kami sa iba't ibang lugar. So kumbaga mga networker kami. So kaya ako nga naisipang mag-vlog eh, kasi iba't ibang lugar yung napupuntahan namin. Minsan marami kaming lugar na napupuntahan, ang gaganda ng mga views, mga tanawin doon. So sabi ko nga, why not na iba-vlog ko yun, magba-vlog ako, no, diba? So kumbaga katuwaan lang. Then na-inspire lang din ako sa mga ibang vlogger na nagagawa nila. So walang imposible, kasi kung nagagawa nila, pwede din natin gawin. So sa mga nagbabalag dyan na mag-vlog, magiging vlogger, so walang imposible, magpursiki ka lang. So, yeah, medyo mahirap, mahirap talaga kasi sakit sa ulo mag-edit eh. Okay, pero sa awa ng Diyos na unti-unti ko natutunan. So guys, mga ka-TV, stay at home and then cooperate lang po tayo sa ating mga law enforcers, kung ano yung mga bawal. Sundin lang natin kung ano yung tama para lahat naman tayo safety. So ito na yung video ko sa araw na to. So sana hindi kayo magsawa manood sa video ko. Then ingat-ingat lang po tayo. And then i-pray natin na sana nakunin na to ni Lord ang COVID-19 para maging COVID-19 free na tayo. Para balik normal na yung buhay natin. Kumbaga tinatawag nila ngayon new normal. Ano kaya no? New normal, hirap nun. So maninibago talaga tayong lahat niyan. So
Sige, till next time. Okay, salamat mga ka-TV. Okay, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod na video na ating gagawin. God bless. Bye-bye.